Magmula nung nag-lockdown, nag-quaran, marami raw nawala ng trabaho, maraming nabawasan ang trabaho, pero may mga mangilan-ngilan na lalong naging in demand. Kasama daw dyan ang mga counselors at psychiatrists. Kasi ang mga tao stressed. Hindi na nila ma-handle yung mga sariling stresses nila, kaya kailangan na ng professional help. Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan nating de-stress. How to overcome quarantine stress. Ang tao ay parang rubber band. Pwede mong gamitin ang mga verbs na relax, stress, distress, or relax. At yan ay pwede mangyari. People can relax. Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. So, pwede mo ibigay sa Diyos yung stress, dalhin mo sa prayer. People can stress themselves. Ecclesiastes 2:22, what do people get for all the toil and anxious striving with which they labor under the sun? And people can and should distress themselves. Luke 21:34, be careful, or your hearts will be weighed down with anxieties of life, and that they will close on you suddenly like a trap. Ang mga nangyayari kamakailan, the current climate does not invite us to relax kung biglang tingin. It pushes us to stress ourselves. But we know, where stressing and stressing and stressing will take us sa breakwater. Kasabihan niyang breakwater na pinupuntahan ng mga nawawala sa sarili, mga tumatalon sa tubig, nagpapakalunod, mga nagtitirintas, mga nanonood ng sunset kahit tanghaling tapat. Yan ang breakwater. Naging symbol siya ng pagkawala sa sarili. So, stressing and stressing and stressing will take us to the breakwater para ma-break at para maging water. Kung lumubog ka na dun at napasama ka na sa sunset, wag naman. So, distress, relax in this stressful time. Problems could be like wine. When you have too much, you will see weird things and your mind will play tricks on you. Sabi ng Proverbs 23:33. Stress comes from worry, anxiety, fear, due to knowledge or fact, or due to imagination. Guni-guni, and the resulting anticipation of pain and suffering. So, pwede tayong ma-stress dahil sa alam nating katotohanan o dahil lang sa guni-guni natin na akala natin katotohanan o kaya meron tayong fina-fast forward, iniisip ng mga darating na mga pagdurusa. Wala pa yung pagdurusa, nagdudusa ka na kasi nauna na ang guni-guni. Nakakapagod yung mga ganyan. Ganyang pag-iisip. Isaiah 40:30, even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. Ano pa kung may edad na o mahina na? Stress comes from thought. And stress is thought. Yung mga stress na yan, yung mga worries na yan, mga fears na yan, they are between our two ears. They are here in the mind. Yan ay iniisip. Nasa isip. At sabi na iba, nasa isip lang. Daniel 2:1, in the second year of his reign, Nebuchadnezzar had dreams. His mind was troubled and could not sleep. So kita mo yung dreams, nasa loob lang naman ang utak niya yon, pero ang tulog niya, ang health niya, naapektuhan na sa labas. Psalm 139:23, search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. So ipinapasuri sa Diyos, pinapasala ang iniisip para matanggal sa loob ng ating kalooban at kaisipan at ang ating puso. To distress, kailangan mag-de-think, mag-rethink, mag-minimize ng negative ideas in the mind, ng thoughts that induce worry, anxiety, and fear. 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Ibigay mo sa Kanya ang dalahin mo kasi mahal ka niya. Gusto Kanyang tulungan
kaya. Matthew 6:34, sabi ni Jesus, "Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own." O, ito, challenge. Uso ngayon ng mga challenge-challenge, yung labasa na magagandang picture, yung mga push-up. Ito, challenge. Think about your worries, your stressors, your concerns. Di ba, hindi naman yun for today, for tomorrow pa, next week, next month pa, baka next year pa nga eh. Konting-konti lang yung ating concern na for today. Kasi yung today, yung needs natin, nandiyan naman. Konting-konti lang yung kulang talaga o wala yung for today mismo. Majority ng ating iniisip, ikinakatakot, inaalala, pang bukas, pang next week, pang next month. Kaya sabi ni Jesus, don't worry about tomorrow. Tomorrow will take care of itself. And tomorrow will have the blessing coming from God and it will arrive tomorrow, not today. So huwag mo masyadong isipin. Luke 12:25, who of you, by worrying, can add a single hour to your life? And the answer is no one. Psalm 55:22, cast your cares on the Lord and He will sustain you. Ipagkatiwala, ilapit, idulog, ihingi, isandal, ilagak sa Diyos ang ating mga alalahanin. Kasi kahit naman ikaw mag-alala niyan, ikaw mag-isip, ikaw ma-stress, hindi mo rin naman masosolve hanggang hindi dumadating yung solution na ibibigay din mismo ng Diyos. Yung provision na ibibigay din mismo ng Diyos. So, hintayin mo na lang. Huwag ka na mag-alala dyan. Ang pwede mong gawin, magtrabaho, magsikap, gawin yung kayang gawin. Pero yung hindi kaya, ba't mo gagawin ang hindi mo kaya? Mapapagod ka lang. Wala rin mangyayari. Ipagkatiwala sa Diyos na nagmamahal sa atin. Now, this is not to be in denial. Just to distress, to relax, to rest. Kasi kailangan natin mapahinga. Una, para huwag tayo mabaliw. Pangalawa, para mag-ipon tayo ng lakas para gawin yung kaya natin gawin at ipapasa Diyos yung hindi naman natin kaya. Yan ay ginagawa lang natin, we rest, para hindi maitaboy sa breakwater. Para hindi maitulak into the water ng mga maligno sa isip. Ecclesiastes 11:10, so then banish anxiety from your heart and cast off the troubles of your body. Itapon, itakwil, ihagis ang mga anxieties, ang mga worries ng ating puso, ng ating katawan, at nagpapabigat ng ating kalusugan. Philippians 2:28, therefore I am all the more eager to send him, so that when you see him again, you may be glad, and I may have less anxiety. So yung mga characters dito, ginagawa nila what they can do to lessen their anxiety. So let's do what we can do, but don't worry about what you cannot. Do not think about what you do not have and cannot have now. Kailangan lang gawin mo lang yung kaya mo ngayon at ipasa Diyos yung hindi mo kaya. Psalm 27:3, though an army besiege me, my heart will not fear. The war break out against me, even then I will be confident. Why? Because greater is He that is in you than he that is in the world. And this God is not only most powerful, He is also most loving. Distressing in times like this only means giving rest to the mind, to the spirit, to the body. Pagpahingahin mo ang iyong isip. Huwag kang isip ng isip, lalo't hindi mo naman kayang isipin. Pagpahingin mo ang iyong emosyon, ang iyong espiritu, at ang iyong katawan. Kasi pagpagod ang isip, pagod din ang katawan. Kaya dapat yung isip ang ipahinga, susunod ang katawan. Proverbs 3:24, when you lie down, you will not be afraid. When you lie down, your sleep will be sweet. Bakit? Kung nagtitiwala sa Diyos. Kung lumalapit sa Diyos at ipinapasa Diyos ang solusyon sa hindi kayang solusyonan. Isaiah 41:10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ang kinin, ang pangakong ito.
although it was given in another time and place, but it is so universal that everyone can claim it. Everyone who believes in God, everyone who loves God. Isaiah 41:13, "For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you." Kung paano naman minahal ng Diyos yung mga tao dyan sa Bible na original recipient niyang ganyan mga pangako, ganyan din niya tayo kamahal. Pareho lang naman ng lahat sa pantay-pantay sa pagtingin ng Diyos. So claim these promises. Dapat kasi naman, para hindi tayo ma-stress, need to know basis lang ang pagsagap ng news o ng information. Alamin lang natin yung kailangan nating malaman para tayo maka-function sa buhay natin, sa ating little world, sa ating little space, sa ating specific time. Huwag nyo nang alamin at sagapin lahat yung nakakapagpalungkot, nakakatakot, nakakanerbios, na wala namang kinalaman sa direct life mo ngayon where you are. Unless policymaker ka ng World Health Organization o ng Philippine Department of Health o ang negosyo mo ay crematorium, hindi mo na kailangan malaman pa kung ilan ang namatay kanina, this last minute, today, yesterday. Dahil wala namang kinalaman yun sa direct function mo. Except, alam mo na naman kung anong dapat effect lang yan sa'yo. Mag-ingat at mga mahal mo sa buhay, pag-ingatin. And beyond that, huwag mo nang alamin yung buong mundo, yun ang gaganap. Kasi hindi naman ikaw ang gagawa ng policies para solvein yun. Wala ka naman, hindi ka direct worker sa ganong kalagayan. Ba't mo pa alamin? Para ka malungkot. Para ka matakot. Unless nasa policy making task force ka ng gobyerno o ng mga NGO, huwag ka nang sumausaw sa lahat ng mga argumento ng policy, sa mga awayan, sa mga politics of it all, how to handle the situation, kasi may stress ka lang. Bababa ang lakas ng iyong katawan, baka makasagap ka pa ng sakit, wala kang laban, lalo ka tuloy nagka-problema. Isaiah 8:12, "Do not call conspiracy everything that these people calls a conspiracy. Do not fear what they fear. Do not dread it." In other words, huwag tayong makiuso sa takutan na nangyayari. Nagtatakutan ang mga tao, lahat ng mga fake news, ikinakalat agad, pinapaniwalaan. Tapos, yung maraming relihiyosong tao at mga religions, dapat nga nagbibigay pa tayo ng lakas ng loob, ng tiwala sa Diyos, kapanatagan. Number one pa, ibang manakot. Tuwang-tuwang natatakot ang mga tao dahil nagiging relihiyoso lalo at lalo nang nagiging masunurin sa kanilang mga religious leaders. Dapat hindi pananakot ang inaatupag natin, kundi sabi ng Diyos, "Give rest to my people, give rest to my people." Sabi ni Jesus, "Come to me all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest." So hindi dapat tayo manakot ng manakot ng manakot. Proverbs 15:30, "Light in a messenger's eyes bring joy to the heart, and good news gives health to the bones." E di baligtad yung dala ng bad news. Para kang may sakit sa buto na napakasakit, according to people who know about it. So unless gusto mo talagang magtatakbo sa breakwater, magka-anxiety and panic attacks, magkaroon ng acute depression, matakot, malungkot, maluoy na parang driftwood, unless gusto mo mangyari sa buhay mo yan, bawasan, kontian, alisin, palayasin ang negative thoughts. Ecclesiastes 8:15, "So I commend the enjoyment of life, because there is nothing better for a person under the sun than to eat and drink and be glad. Then, joy will accompany them in their toil all the days of the life God has given them under the sun." Kailangan ipaglaban ang kapayapaan. At kung binibigyan ka ng Panginoon ng kakayahang mag-enjoy, meron kang kakayahang kumain na masarap, may kakayahang kang masarapan sa higaan mo, may kakayahang ka na guminawa, huwag kang mag-guilty. Kasi regalo yan sa'yo, bigay yan sa'yo ng Diyos. Huwag mo lang kakalimutan na mag-share, tumulong, magbigay sa mga nangangailangan. But enjoy your life. If God enables you and makes you enjoy it, it's a gift. Be a gracious recipient. Enjoy it. Just don't forget to be charitable to other people that you can reach. 1 John 4:18, "There is no fear in love. But perfect love drives out fear. Because fear
has to do with punishment. And the one who fears is not made perfect in love. Tapos, marami mga religious teachings and teachers, walang ginawa kundi manakot ng manakot ng manakot about the punishment from God that people should fear. So, ang nagiging effect ng ministration nila, imbes peace, fear, anxiety, stress. So, mga kapatid, mga apo, huwag addict sa bad news. Huwag basahin, pakinggan, panoorin ang balita at share ng newscasters from hell. Kailangan tayong mag-ingat dyan na hindi parang nakasahod na palanggana yung tenga natin para pakinggan lahat ang sinasabi ng mga tao. Huwag kang darapang mag-share ng mga nakaka-worry, nakaka-depress, nakaka-breakwater na news, lalo kung fake news. At kung ayaw mong magalit at magka-heart attack, huwag nang basahin ang lahat ng opinion sa mga marurunong at nagdudunong-dunungan. At tigil-tigilan ang kasi share ng disturbing at nananakot na news at fake news. 1 Timothy 1:5-6. The goal of this command is love, which comes from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Some have departed from this and have turned to meaningless talk. So maraming ganyang mga usapan, walang kapararakan, walang pinupuntahang mabuti. Sayang lang ang pagod natin. Negative pa ang effect sa ating emotion, sa ating mind, sa ating thought, sa ating health. 2 Timothy 2:16, but shun profane and idle babblings, for they will increase to more ungodliness. Maawa sa rubber band. At ikaw ang rubber band na yan, kapatid, pagka ini-stress mo ang iyong sarili, ini-stress mo ang iba, o pinapayagan mo magkanda stress-stress ka dyan. Maawa sa rubber band. Isaiah 26:3, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Sino daw ang pangangalagaan ng Diyos na mag-enjoy ng kapayapaan? Yung matining ang loob, yung buo ang loob, yung ang isip ay hindi dali-daling nahihikayat ng mga kung sino-sino. At dahil yan ay nagtitiwala sa Diyos. Hindi kung kani-kanino nagpapadala. Isaiah 41:13, for I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. Stop stressing and stressing and stressing your rubber band, your mind, your emotion, your body, your health. Para hindi kayo umabot sa pagiging putol-putol, sira-sirang rubber band. O sa pagiging nasa breakwater, nagsisisigaw, naghahanap-hanap, at nawawala sa sarili. O huwag naman na sumama na sa tubig, lumubog na sa tubig at maanod, at lumubog kasabay ng araw. Proverbs 4:23, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Kung paano ka mag-isip, magiging ganun ka. Kung anong iniisip mo, yun ang mararamdaman mo, yun ang magiging mundo mo. What you think of will be your reality. At yung iba naman, nagre-reklamo ng boredom. Avoid boredom. An idle mind is the devil's workshop. So, kailangan gawin mo sarili mo busy sa mga productive things, useful things, enjoyable activities. Proverbs 16:27-29, idle hands are the devil's workshop. Idle lips are his mouthpiece. So, pagka hindi tayo busy doing something good, the devil will give us something bad to do. Pagka hindi busy ang bibig natin saying something good and true, the devil will make our lips say something bad or false. 1 Timothy 5:13, yun daw mga busy-busy sa mga daldalan, sa mga balita, sa mga fake news, sa mga share-share ng mga panakot. Besides, they get into the habit of being idle and going about from house to house
Eh ngayon, mas madali na yan, electronic na eh. Hindi na kailangan lumipat bahay-bahay. Click-click lang, share-share lang, nakakarating ka hanggang sa kabila ng mundo. And not only do they become idlers, but also busybodies who talk nonsense, saying things they ought not to. At nangyayari na ngayon pag nagbukas ka ng mga social media, ang dami-dami mga bagay na hindi dapat sinasabi doon. At ikaw naman, hindi mo dapat binabasa dahil masisiraan ka lang ng bait. At kung nabobor man, halimbawa, hindi nyo nagawa ng paraan, huwag kayong mabor, tapos nabobor, pasalamat pag bored, pag naiinip. Bakit? It means hindi ka in pain, hindi ka gutom, hindi ka nag-aagaw buhay. Kasi kung naghihingalo ka dyan, hindi ka mabobor. So nabobor ka lang dahil you are healthy enough, you are well enough. So thank God that you are bored. But do something about it. Do something productive and fruitful. 1 Thessalonians 5:18. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ano bang dapat pinag-uusapan? Hindi bad news, hindi fake news, hindi scary news. Ephesians 5:19-20. Speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord. Always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Think of what gives you peace and happiness. Nasa sa'yo yan. Nadisiplinahin ang iyong sarili. I-direct mo ang iyong isip para hindi ka dalhin sa bingit ng bangin, sa bingit ng breakwater. Philippians 4:8. Whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Yan ang mga dapat pinag-iisip, pinag-uusapan, at isineshare. Yung true, noble, right, pure, lovely, admirable, excellent, praiseworthy. Proverbs 17:22, a cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Pag cheerful, masigla, nakakapagpagaan, daig pa ang gamot. Pero yung mga lungkot, mga takot, yan ang tumutuyo ng ating dugo. Sumisipsip ng ating lakas, nagtatanggal ng ating saya. Mga anak ng Diyos, anticipate the beautiful, the inevitable future. Bakit? Sabi nga ng pelikulang Jurassic Park, life finds a way. Mga dinosaur pa yon, tao pa. Even now, the best minds in science are lahat sila nagtutulong-tulong, working round the clock para hanapin ang mga solusyon sa ating mga pinoproblema. So hindi na malayo na ito'y masolve with God's help. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." So ano daw ang plano ng Diyos? Hindi wasakin ka, hindi end of the world, hindi parusa sa mga tao. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Dibdibin nga iyan para hindi laging nasisiraan ang loob. Isaiah 40:31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. So imbes ko ano-anong ini-imagine yung scenario, imagine yourself here. And here, and here, here, and there, and here, at kung saan-saan pa. Kinakain ito, nilalaro-laro ang mga creatures ng Diyos na ito. At burahin na sa vocabulary ang word na toxic pag maraming trabaho. Ngayon, maraming walang trabaho. Kulang ang trabaho, kulang ang kita. Nakita nyo? Hindi dapat tinatawag na toxic yung trabaho. Dapat ang kapalit na word niyan, thankful. Pag wow, ang daming customer, thankful. Wow, ang daming trabaho, thankful. Wow, ang dami-daming clients, thankful. Ang daming assignments, thankful. Kasi nararanasan ang iba ngayon kung paano mawala ng trabaho, mawala ng kita. Don't call it again toxic.
Kasi para mong minumura yung blessing sa iyo ng Diyos pag may trabaho ka. Restaurant, marami kayong clients. Sabi niyo, ay, toxic. Kliyente, marami dahil may mga clients yung inyong agency o inyong company. Sabi mong toxic. Lumalayo tuloy yung kapalaran dahil halos itaboy natin with our negative words. Now, being positive doesn't mean being in denial. It only means having mental discipline. Do what relaxes your mind and body. Disiplinahin mo sarili mo. Makaka-invento ka ng paraan yan kahit kwaran, kahit lockdown, kahit ano. If there's a will, there's a way. Kung gusto mong libangin, pasayahin ang iyong sarili. Minimize pain. Maximize pleasure. O, di ba, memorize yun na yan. Do the most good. Ecclesiastes 5:19. Moreover, when God gives someone wealth and possessions, and the ability to enjoy them, to accept their lot and be happy in their toil, this is a gift of God. Dibdibin natin ito, ha? Pag meron daw mga tao na binibigyan ng Diyos ng kayamanan, mga ari-arian, tapos may kasabay pang kakayahan, energy, health, and vigor, gana, to accept their lot and be happy. Pagka daw binibigyan ka ng Diyos ng pagkain, tapos binigyan ka pa ng ganang kumain, tanggapin mo yan, huwag ka mag-guilty. Binigyan ka ng kayahang mag-enjoy bilang tugon sa iyong pagtatrabaho, pagsisikhay, sa iyong lifetime of work, sa iyong mga savings, o sa iyong mga gifts na tinatanggap sa mga tao, enjoy yun mo kasi bigay ng Diyos. Huwag kang mag-guilty. Just don't forget to share with people. Ngayon, yun naman mga iba, huwag tayong mainggit. Yung iba naman nakakakita lang ng post ng food sa internet o sa Facebook, naiinis pa. Bakit nainggit tayo na may food siya, tayo wala? Di ba dapat nga tayong pasalamat? May food siya, hindi na siya kailangan bigyan. Baka tayo pa ang mabigyan dahil marami siyang food. So dapat huwag tayong negative dyan. At kung nakakakita ka ng mga taong nag-e-enjoy, ang ganda-ganda ng mga litrato, nasa nakapost, nandito siya, nandun, kumakain siya dito, may suot siyang ganon, eh, pinagtrabahuhan niya. Nagtrabaho siya ng mabuti. Bigyan ng timpalaan siya ng Diyos. Eh, bakit naman tayo magmumokmok at may inggit at may inis? Pag ganon tayo, lalo tayong hindi mabibigyan. Let us celebrate the goodness that people enjoy. And let us also do good para tayo man magantimpalaan. Proverbs 23:7. Kaya dapat pag-ingatan ang pag-iisip. For as he thinks within himself, so is he. Kung nag-iisip ka ng negative, magiging negative ang buhay mo. Kung nag-iisip ka ng mga nakakatakot, magiging horror ang buhay mo. How you think will become you. When you cannot control the world outside, control your personal world inside you. Hindi mo makokontrol ang buong planeta, pero makokontrol mo kung anong thoughts ang i-entertain mo sa loob ng iyong isip. Hindi mo makokontrol ang ginagawa ng barangay, ng neighborhood, ng bansa, pero makokontrol mo ang gagawin mo. The kingdom of God is in you, sabi ni Jesus. Nasa puso, nasa dibdib, nasa isip. Doon tayo magtira. Doon tayo mamalagi. Doon tayo magkubli kung maraming mga problema sa labas. When the world outside assaults you with trouble, retreat into your inner sanctum. Rest inside of you. Philippians 4:7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. You lose or win the battle inside you, in your mind. Ephesians 6:12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. In a manner of speaking, ang labanan hindi physical, spiritual, mental, if you like to call it so. Ang tunay na labanan hindi nagaganap doon sa mga ulap, hindi nagaganap sa mga bundok at mga bato, nagaganap sa pagitan ng dalawang tenga natin, dito sa loob ng ating utak. Diyan ang tunay na labanan. Pag panalo ka sa pag-iisip, panalo ka sa labas, panalo ka sa buhay. Pero pag nagpatalo ka sa loob ng iyong utak, sa pag-iisip mo, susunod ang iyong katawan, susunod ang iyong buhay na matatalo. Doon ka manalo in the realm
of thought. At sa ating kultura, tinatawag natin yan kalooban. Nasa kalooban natin. Maaaring yan ang sinasabi ni Jesus na the kingdom in you. Sa pagharap, sa hamon ng panahon, dapat buo ang loob. Huwag kang makinig sa sumisira ng loob mo. Dapat lakasan ang loob. Huwag kang sumama sa nagpapahina ng loob. Dapat tibayan ang loob. Huwag kang magtampisaw at maglubog at magmarinade ng sarili mo sa nagpapahina ng loob at tataga ng loob. Dapat huwag kang magpadala sa mga nagpapahina. Just survive this temporary difficulty. Nothing is permanent. Not even this quarantine. Not even this lockdown. Not even this problem. Because the blessings of the Lord are new every morning. Maiiba at maiiba yan. Hindi pwedeng hindi. Dahil ang mga tao ay nilikha sa wangis ng Diyos. Mahuhusay. Binigyan ng Diyos ng husay. So ang husay na ito yung magagamit para lutasin ang mga suliranin na ito. Kaya lang dapat pag dumating na yung solution, buhay ka pa, nandun ka pa, malakas ka pa, para umabot ka. And use this temporary free time, walang masyadong trabaho, walang masyadong ginagawa, walang masyadong pinupuntahan, use this to rest the body. Hindi naman natin alam kung gaano katagal. Mamaya bumalik na uli yung pagka-busy natin, yung super busy, yung tinatawag na iba toxic, hindi ka malang naka-rest. Dahil rest time na nga ngayon, hindi ka pa rin nag-rest. Renew the spirit. Have more time to pray, to ponder the word of God, to speak to God. Rethink and reinvent your work, your life, your career. Ang dami nang naging free time, ha? Nakaka-6 na buwan na nga. Sino ang mga nag-enroll dyan kahit sa online classes? Sino ang nagbasa ng libro? Sino ang nag-aral ng bagong skill? Nag-develop ng mga dati niyang skill? Ang dami ng oras na binigay sa atin. Meron ba tayong ginamit doon para sa ikabubuti ng ating utak, ng ating career, ng ating health? At sa mga pamilya, sa mga kumpanya, sa mga grupo, regroup. This is a good time to think about the dynamics of our groups. Kailangan i-reinvent natin ang family. I-reinvent natin ating mga friendships. Blessing nga rin dapat isipin eh, na ang dami nating oras to do things na hindi natin nagagawa nung sobra tayong busy. Baka naman maging busy na tayo uli agad, pero hindi pa rin natin nagawa yung dapat gawin kasi nasayang itong oras na marami tayong free time. Be here when the world reopens with a new bang. Huwag kang nasa ilalim ng tubig sa gilid ng breakwater. Live to tell the tale. Mag-ingat, palusugin ang katawan, panatilihing buhay ang sarili at ang mga loved ones para maikwento natin sa ating mga magiging anak, apo't kaapu-apuhan na once upon a time nagkaroon ng ganitong global lockdown and quarantine. Di naman lagi nangyayari yan, but nothing lasts forever, not even this one. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Yan ang gawing motto, gawing favorite verse, gawing kasabihan. Yan ang laging gawing sabihin. I can do all things through Christ who strengthens me. Tibayan ang loob. Live to tell the tale. Survive and get ready for a whole new world when this is over. Pag-isipan ito. I-apply sa buhay. Huwag magmukmok. Huwag magreklamo. Huwag mabor. Samantalahin natin ang oras na ito na hindi naman laging ibinibigay sa napakaraming tao. God bless us all.